Welcome back sa Pangkabuhayan TV. In this video, pag-uusapan natin ang tungkol po sa kung saan tayo pwedeng mag-cash in or mag-add funds ng ating mga Maya business or Maya personal account. So may iba't ibang paraan para makapag-cash in or makapag-add funds. Mayroong may bayad, mayroon ding free. Pero siyempre, dahil Pinoy tayo, mahilig tayo sa free, kaya dito tayo sa free mag-focus. So, ano ba ang mga way para makapag-cash in or makapag-add funds ng free? Unang-una, ang ginagamit ng karamihan at pati kami, ang InstaPay. So, ang InstaPay ay supported na halos lahat ng mga bangko sa Pilipinas. Pero mayroong mga bangko na talagang sinusuportahan nila itong Maya personal at saka Maya business. Unang-una, yung BPI. Sa BPI, kapag kayo po ay gumagamit ng online banking, pwede na po kayong mag cash in or mag add funds ng inyong mga Maya business or Maya personal. Free po, walang charge. So, gagawa ako ng video paano gagawin ito sa BPI. Pangalawa, pwede din sa pangalawa ay Union Bank. Sa Union Bank ay free din ang kanilang cash in, pero kailangan nyo pong i-connect or i-link ang inyong Union Bank account sa inyong Maya personal. Hindi siya pwede sa Maya business dahil hindi naman po pwedeng mag-connect or mag-link sa Maya business ang iyong bank account. Hindi pwede. Bukod sa Union Bank, pwede din ang BDO, China Bank, RCBC, at marami pang iba. Sa personal lang po. No, kasi i-link nyo po sa inyong Maya personal, yung mga bank na yun. So, pwede kayong magkaroon ng free. Mas maganda yung nakalink kasi hindi mo na kailangan i-enter yung mga bank account or mag-login muli kasi nakalink na siya doon. So, yun po ang kagandahan sa mga bangko na nag-offer ng free cash-in at add funds. Sa BPI lang ang hindi na kailangan siyang i-link ang inyong account, pero free pa din siya both sa Maya at saka sa personal. Yung ibang bangko lang ay free lang kapag personal. Pero doon sa Maya business account, hindi siya pwede. Kasi kailangan po gawin yung manual transaction doon sa Maya business account. Shopee. Sa Shopee, mag-send money. Tapos, mayroon lang number of transaction ang allowed ni Shopee na free. I think twice lang every month free. Pero dahil twice a month lang, so dito ka tayo kay C-Bank. Kay C-Bank, mayroon siyang 15 times a week. So 15 times a week, 4 weeks a month, so 60 times in one month na pwede kang makapag send or bank transfer via InstaPay mula sa iyong C-Bank papunta sa inyong Maya business account or Maya personal. Sa CIMB, wala po, unlimited po yan. Pwede kang mag-InstaPay as long as wala pong problema or wala pong downtime or hindi po naka-maintenance mode ang InstaPay, pwede po kay CIMB. Kaso lang kay CIMB, pag nasilip nila na medyo masyadong magalaw yung pera, malakas ang paglabas at pagpasok na inyong pera sa account mo, ay magkukusa po itong i-close ni CIMB. Dahil requirement po yan ni AMLA. Si CIMB kasi wala po silang physical na office na maaaring mag-check lahat ng mga requirements at lahat ng mga documents. Kaya umaasa po sila sa kanilang system lang. Kaya marami ang
nagkakaproblema na na-close ang account, marami ang nagagalit. Hati po ang opinion ng karamihan, lalo na yung mga na-close ang account, including us. Pati kami na-close po ang account namin dahil masyado pong gamit na gamit yung CIMB namin dati. Pero wala, manap tayo ng paraan para makapag-avail pa rin ng ganong services, although mas limited na ngayon. Bukod sa InstaPay, pwede din sa ibang bangko na supported ang InstaPay pero may kaukulang bayad. Ang iba mayroong 10 pesos, may ang iba mayroong 15, mayroon ding 20, mayroon ding 25. Oo. So, kayo na po ang bahala. Depende po kung anong mobile banking ang gamit ninyo, pwede niyo gamitin 'yon pag cash in or pag add funds ng inyong Maya Business or Maya Personal. So, ano talaga, titingnan nyo kung saan kayo makamura or saan kayo maka-free. Yun naman ang ano natin. Siyempre, iniipon natin yung profit natin sa negosyo. Pangalawa, bukod sa InstaPay, Smart DSP. Ito yung mga smart load distributor na makikita natin sa mga probinsya. Sila po ay mayroong mga ahente na nag-iikot sa mga bayan, sa mga barangay. Pwede po kayong umano sa kanila, makipag-coordinate sa kanila. At siyempre, mayroong mga arrangement yan. Dito sa amin kasi pwedeng ibigay sa ahente yung bayad bago nila i-send yung cash in or yung advance. Pwede din i-deposit sa bank account ni DSP yung bayad bago nila i-send yung advance at saka cash in. So depende po yan sa arrangement diyan sa lugar ninyo. Basta sa amin dito pwede sa ahente ibigay, pwede din i-deposit sa bangko. Importante na pumasok muna yung pera sa account nila bago po nila gagawin yung transaction. So free po ang charge niyan. Wala pong bayad, walang additional charges. Free na free. Pangatlo, yung Palawan Phone Shop. Alam naman natin na halos lahat ng bayan ay mayroon ng Palawan Phone Shop. Mayroon din sa ibang mga barangay. Palawan Phone Shop lang po, hindi po Palawan na yung may mga Palawan na ano lang, parang affiliate lang nila. Pwede lang mag-release ng padala. Pero pagdating sa mga cash-in ay limited po yung pwede nilang maging transaction. So, huwag po kayo pumunta doon. Palawan Phone Shop talaga ang pupuntahan ninyo. So, free din po ang cash-in sa kanila. Free din po ang advance sa Maya Business Account. Sa pagdating naman sa personal, mayroong kaukulang bayad pero nagre-reverse ito. Magre-refund siya or mayroon pang mga promo kasi sa Maya Personal na mag-cash in ka tapos madouble pa yung ano, madouble yung refund. So mas lumaki pa yung ano mo, pina-cash in nyo po sa kanila. So yan po ang mga paraan kung paano kayo makapag-cash in ng libre at yung mga hindi libre din. Depende po sa convenient ninyo kung saan malapit sa inyo or kaya ninyong gawin na hindi na kailangan pang gumastos pa ng malaki. So maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli po. Paalam.